Magandang araw mga kaibigan, today is Tuesday and sa Bike Tech Tuesday, pag-usapan natin ang pagko-cross-chain or ang paggamit ng pinakamalaking chainring at pinakamalaking cogs or ang paggamit ng maliit na chainring at ang maliit na cogs natin sa likod. Bakit ang mga professional nagko-cross-chain? Masama ba ito sa kadena natin or masama sa ating chainring? Susubukan kong sagutin yan ngayong Bike Tech Tuesday. Alright, magandang araw mga kaibigan. Welcome again, it's Tuesday. And alam niya, pag Tuesday, it's Bike Tech Tuesday. Ako si Lawrence and Lawrence Cycles. At every Tuesday, nagagawa tayo ng vlog tungkol sa bisikleta. And ngayon nga, pag-usapan natin ang pagko-cross-chain, no? Or yung paggamit ng pinakamalaking chainring at ang pinakamalaking cogs natin sa likod. So, kung makikita nyo, medyo tabingi ang kadena natin pag ganyan. Kasi magkasalungat sila. Kaya cross-chain tinatawag. Consider gumamit ka ng pinakamalaking chainring at pinakamalaking cog. Or ang pinakamalit na cogs at ang maliit na chainring. So, anything na sa dalawang yan, cross-chain yan, tabingi. Bago tayong patuloy, gusto ko lang pasalamatan yung ating almost 20,000 subscribers na. No? Salamat sa inyong pagsasubscribe. So, nagmumukha tuloy ako magaling kahit na hindi naman talaga dahil maraming naniniwala sa akin. So, salamat. And every Friday, nagla-live tayo. Lahat ng shoutouts, binabasa ko yan ng live pag Friday. So, sana makapanood kayo ng live. And kung may mga tanong kayo, sinasagot ko yan agad-agad pag naka-live tayo. So, every Friday, 8 p.m. Minsan may mga bisita tayo, so sana makapanood kayo. Okay, so cross-chain, no? Okay lang ba talaga mag-cross-chain or hindi okay? Kasi hati yung opinion ng mga karamihan siklista dito, mapa-road bikers or mountain bikers. Pero mga professional, ginagawa nila to. Madalas naka-big-big sila. When I say big-big, big na chainring, big na cogs, halos walang gumagawa ng small-small. Kasi kadalasan ang gumagawa ng mga newbie lang talaga. Kasi halos wala naman kayong makukuha doon sa small-small. Madalas na issue dito is yung big-big. Marami tayong nakikita ang ginagawa yan pag umaahon. So subukan kong bigay yung kaalaman na natutunan ko tungkol dyan sa cross-chain. So paano natin malalaman kung ano ba yung tamang gawin? Siyempre, ang pinakamaganda yan is yung galing sa manufacturer. So meron akong isang website na pinuntahan na in-email nila or kinausap nila yung manufacturer like Shimano, Campagnolo, SRAM, and FSA. So yung apat na yan, yung kadalasan may mga group set, sila yung nagbigay ng opinion tungkol sa cross-chain. Para malaman natin kung ano yung tama, ano yung recommended, pakita ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo kung ano yung sagot nila. Okay, so una, ito nakikita nyo, yan yung reply na Shimano. Ang sabi ng Shimano, ang pinaka-efficient pa rin na chain line is yung straight. Well, it does make sense naman. No? Kasi kung tuwid lang yung chain line mo, hindi tabingi, hindi magkasalungat. Pag umyandar yan, mas madali. Mas efficient. Wala masyadong friction. Kasi nga, straight lang siya. Unlike ng tabingi or nakakross. So, may rub yung kadena at saka yung chainring. Ganun din rin sa cogs and sa kadena. So, hindi siya efficient. So, sabi ng Shimano, ang pinaka-efficient is yung tuwid or straight na chainring. So, according sa Shimano, masama para sa kadena ang pagko-cross-chain. Dahil dyan, mas mabilis na uubos or humahaba ang kadena. At pag humaba ang kadena, maaapektuhan yung buong shifting nyo or yung pagkambyo nyo eventually. So para kay Shimano, iwasan daw yung mag-cross-chain. Yun ang sabi nila. Para naman sa Campi na group set or Campagnolo, ganun din. Hindi recommended or iwasan ang pagko-cross-chain. As per Campagnolo, minsan talaga sa karera, hindi natin maiiwasan ang mag-cross-chain dahil karera yan. Pero hindi ito magandang habit na gawin or hindi siya recommended na gawin palagi dahil nga, na-wear out ito or naaapektuhan ito ang shifting ng bisikleta mo katagalan. Sabi nga nila, ang cross-chain naman, yung malaki-malaki or big-big na gear, may katumbas naman yan sa maliit na chainring at sa bandang gitna mga cogs natin. So may katumbas siyang gear or may kaparehas din naman. Bakit man natin gagamitin kung saan tabingi yung chainline natin? Kung meron naman siyang katumbas na gear or same na bigat na straight ang chainline, which is mas efficient. And malipat naman tayo kay SRAM. Yan. Sabi ni SRAM, okay lang daw ang big-big para sa kanila. Nire-recommend nilang gamitin to. So, ang tawag nila dito is pro gears kapag nagko-cross-chain ka. So, they recommend na mag-cross-chain kayo. Dahil kadalasan ginagamit nga to ng mga professional, naka-big-big tayo, big na chainring, big na cogs. So, okay lang daw yan. Sabi din ni SRAM, for better chain management sa trail, sa mga rough na trail, which is hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun, siguro mas mabilis na pagkambyo. Kaya hindi ka napupunta sa small na chainring. Para sa kanila, mas maganda raw yun, naka-big-big. Sabi rin ni SRAM, mas mabilis daw mag-shift sa cogs kesa sa chainring. It does make sense kasi mas matagal umakyat baba ang kadena sa chainring. Pero
pag sa likod, mabilis ka makakapagpalit dahil marami kang option. So kung hindi mo na kailangan kumambyo sa harapan, mas mabilis ka nga naman makakapagpalit ng kambyo. Overall, sabi ni SRAM, it's not a concern. Okay lang daw mag-cross-chain. And ang isa pang company na nagsabi na okay lang din ang cross-chain is yung FSA or Full Speed Ahead. Sa Full Speed Ahead, sabi nila, naiintindihan nila ngayon na common na ang pag-cross-chain. So, okay lang daw mag-cross-chain. And para sa kanila, importante daw ang pag-cross-chain. So, naiintindihan nila na kailangan yung mag-cross-chain. So, para dahil dyan, dinesign na nila yung system nila para sa cross-chain. So, sabi ng FSA din, ganoon din sila. Okay lang din mag-cross-chain. Alright, so yan yung mga sinabi ng mga company na gumagawa ng mga group set, no? Siguro, ngayon, ang sasabihin ko is yung opinion ko or yung ano yung naiisip ko tungkol sa pag-cross-chain. Alright? So, ako personally, hindi ako nag-cross-chain. Shimano and Campagnolo, hindi nila nire-recommend ang pag-cross-chain. While FSA and SRAM, okay lang daw. Ako personally, it does make sense na hindi ka mag-cross-chain. Tama lang talaga na kapag straight ang kadena or straight ang chainring mo, mas efficient ang drivetrain nyo. So, paano ko ito nasasabi mas efficient or nag-work yung ganito? Kasi noong time na nag-fix gear ako, sa fix gear, kapag hitabingi or may konting slight lang ng chainring mo at saka yung pag mo sa likod, mag-rub yan or maingay yung kadena mo. Kapag maingay yung kadena mo, friction yon, ibig sabihin hindi efficient. And kapag nakuha mo yung tamang chain line, pag pinaingot mo yung pedal mo, alam mo na sobrang kinis ng andar ng chain line mo. So, totoo yun. Kapag straight na straight, yun yung pinakatamang chain line talaga. Is yung derecho lang siya. And pangalawang kailangan mo i-consider is anong group set ba yung gamit mo. Kung naka-Campagnolo ka or naka-Shimano ka, which is yung dalawang pinakamalaking manufacturer ng group set or pinakamatagal na rin sa industry, ay hindi nila nire-recommend ang pagko-cross-chain. So kung naka-Shimano ka, sinabi na ng manufacturer, huwag ka mag-cross-chain. Alright? So siguro naman, no? Hard sense makes sense. Kung ano yung totoong sinasabi nila, dapat gawin natin. Bakit natin pipilitin yung iba? And isa pa, hindi ako professional. Yung mga professional riders, kahit masira nila yung drivetrain nila, palit ka agad yan. Ilang ride lang, palit na ng kadena. Ilang ride lang, palit na ng chainring. So, wala silang limit sa supply. Hindi katulad natin mga normal na tao, mas mapapatagal natin yung drivetrain natin, mas maraming ride, mas maraming experience, mas less yung gastos, mas masaya. Di ba? Sinabi ni SRAM na okay lang daw na mag-cross-chain. Pero para sa akin, kung naka-SRAM ka, hindi ko na rin gagawin dahil kapag mas mabilis na na-worn out yung kadena mo, ikaw pa rin ang talo dahil, syempre, si SRAM, sabi nila, okay lang yan, mag-cross-chain kayo. Napunpun si kadena na humaba na yung wear niya, palit ka ng kadena, anong gagawin mo? Bibili ka ng bago. So, syempre, gastos and pabor kay SRAM. So, pabor sa manufacturer yung ganung sistema. Pero kung gusto mong makatipid, gusto mong tumagal yung drivetrain mo, huwag kang mag-cross-chain, di ba? Well, guys, opinion ko lang naman yan. And, yun nga, depende pa rin sa inyo kung willing kayong magsakripisyo, kung talaga nagkakarera kayo na gusto nyo pagka umahon kayo, pag ano nyo, palit ka agad ng mabilis na gearing, nasa inyo yan. Let me know sa comment section kung ano sa tingin nyo dapat, or tama ba na mag-cross-chain or hindi dapat, or kung nag-cross-chain ba kayo or hindi kayo dapat mag-cross-chain. Comment na sa baba, pag-usapan natin lahat yan. So, sama-sama nating ilagay ang opinion natin sa baba. Alright guys, so para sa akin, walang cross-chain, mas tipid, and Shimano ang ginagamit ko. Wala akong planong gumamit ng FSA or ng SRAM in the future. For now, Shimano ang gusto kong group set, and sana matapos na yung shortage and wala sana mag-hoard. But anyway, guys, so yun nga. Comment down below kung ano yung sa tingin nyo, and huwag nyo makalimutan mag-like and mag-subscribe sa aking YouTube channel. Almost 20,000 na tayo. So salamat at pinagmumukha nyo akong matalino. Thank you for watching, guys. Go vegan!